What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Isang unboxing video na naman ang gagawin natin. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok! Tayo dito ng bagong Trigal filter mula sa Infinity. Nung nakaraan, nag-unbox tayo ng Infinity Trigal filter, yung kulay black na dual rainbow. Ngayon, i-unbox natin ulit, pero grower type. Okay? So ayun, tara. Samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo ang detalyadong impormasyon na kailangan nyo dito sa bagong Trigal filter na to. Okay? So ito siya. Medyo mabigat. Bigat ang laki. So ito nga ako guys is 4 feet. Tara, buksan na natin. Okay, so ito siya. Black pa rin. Alisin natin lahat isa-isa. Dual rainbow din siya. Ito yung rainbow niya. Ito yung gusto ko talaga sa Infinity. Yung plastic na ginamit niya, hindi malutong. Okay, tabi muna natin. Ito yung trays. Labas natin lahat ng trays. Bigat ha? Bigat ng tray eh. Pakita ko sa inyo mamaya. So, i-unbox muna natin. So ayan, ito na guys, na-unbox na natin. Hindi ko muna binuo. Pakita ko lang sa inyo yung base. So yung base na ito, plastic pa rin. Okay. Ayun nga, gaya ng sabi ko sa inyo guys, mas gusto ko yung plastic ng ginamit ng Infinity. Kasi hindi siya malutong. Ito lang, may mga sobrang adhesive. Pero tingin ko wala namang kaso yan. Nasa ilalim naman yan, hindi naman yan makikita. Pero again, ang ganda. Ang ganda talaga ng black. Ito pala, kita pala to sa labas. Ayan, yung mga ganyan. Siguro itong unit lang na to. Hindi naman natin masabi na lahat ganyan yung adhesive. Kahit naman sa mga sapatos, mga special release, kahit sobrang mahal, may mga sobrang adhesive din. Sneakerhead days. Naalala ko lang. Ayun. So, ito yung base. Okay. So, ito yung mga kasama na fittings. So, meron tayo ditong elbow para sa return. Ito yung sa return. Dito yan nilalagay. Ayan, yan. Dito yan. Ayan, dito. Hindi ko alam tawag. Tapos, tingin ko ito yung hawakan ng drawer. Panghila. Tansya ko ah. Yan yun. 3, 6, 9. Tama. Yan nga. Hawakan ng drawer yan. Tapos, meron tayo ditong rubber coupling. Elbow. Splitter. Elbow. So, yan. Ayan yung mga laman. Meron tayo ditong isang splitter, dalawang elbow, and rubber coupling. So, wala siyang kasamang pipe. So, bibili kayo nung pipe from pump to trickle, okay? So, hindi siya kasama. So, yan yung mga kasama. Tapos, ito nga yung mga trays. Buksan natin yung isang tray. Okay, ito yung tray. Pakita natin sa inyo yung isa. Ayan. Ito yung drawer niya. Ganda, linis. Walang overflow guys, walang overflow. So dapat tansyado nyo yung gagamitin yung submersible pump. Okay. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung lock niya. Yan, dito lang yan. Yan o, nakaganyan lang. Okay, hindi ko muna i-BDN. Yan. Buuin ko. Guys, pakita ko sa inyo ng buo, okay? Thank you.
Ayan guys, buo na. Sukatin natin exact measurement ng trigger filter na to. So syempre, yung length niyan sigurado 120 cm, may tanong sa harap. Okay, 120 cm. Yung width kasama to, yung hawakan 20 cm. Pagka wala, around 18 cm. So yung height, ito importante height, lalo na dun sa mga may aquarium sa baba. So ang height niya is 32 cm. Okay, 32 cm guys. 120 by 17 by 33. Okay, yun yung measurement netong bagong trigger filter natin. Tara, itutok natin ng detalyado yung camera dito sa bagong trigger filter. Okay, pakita natin sa inyo. Ikabit natin tong piping, okay? Para may idea kayo. Sa mga hindi pa nakakanood ng mga dati kong unboxing, so explain ko sa inyo kung paano ang kabit nito. Okay, ang unang ikakabit nyo guys, itong dalawang elbow. Dito yan. Hindi natin hihigpitan. Okay, nakaganyan yan. Tapos, itong splitter. Ganyan. Tapos itong rubber coupling. Ayan. So, dito nyo ilalagay guys yung pipe. Okay? So, meron ako dito ng ganito. So, hindi ka siya kasama sa pagbili. Ganyan lang yan. Ayan. So, ayan. Magiging ganyan yung setup nyo. Okay? Elbow, elbow, splitter, coupling, tapos pipe. Tapos dito, rubber coupling uli, tsaka yung submersible pump na gagamitin nyo. Okay? Mabalik tayo guys dito sa tray. Okay? Hindi pala natin nabigay sa inyo yung measurement na itong tray. So, ang sukat ng tray, 30 cm by 17 cm, ang height, 10 cm. Okay? 30 by 17 by 10 cm. Yun yung base ng tray. Okay? So, itong mismong drawer natin, sukatin natin sa loob, around 27 cm yung length, 16 cm yung width, height is 6 cm. Okay? So, ano nga ba ang mga filter media na pwedeng ilagay dito? So, pwede tayong maglagay ng mga ceramic rings, PPS-01, bioballs, foam. So, yun. Yun, nasabi natin yung bioballs. Sukatin natin kung ilang bioballs ang pwedeng ilagay dito. 5. 10. So, yun guys. 29 pieces na bioballs ang kasha dito sa drawer type na tray. Okay? So, dito, pwede ka pa maglagay ng foam. Ayan. Okay? Tapos na tayong i-unbox at ipakita sa inyo ang detalye ng bagong trigger filter na to. Masasabi ko lang guys is, isa na namang sulit na trigger filter to. Bakit? Ayan, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, gusto ko yung plastic na ginamit nito. So, yun nga. Tapos, drawer type for easy maintenance. So, pag maglilinis ka, hindi mo na kailangan paklasin lahat. Isa-isa, pwede mo nang alisin lang ito. Okay? Disadvantage na nakikita ko naman is limited yung filter media na mailalagay mo. Kung hindi ako nagkakamali, sa regular na trigger filter, 37 pieces na bioballs yung kasha. Dito, 29 lang. Okay? Tapos, ano pa ba? Yun lang din yung naiisip ko eh. Pero para sa akin, goods na to. Itong 4 feet na to, pwede na natin gamitin to sa 75 gallons. And 120 gallons. So, magdidepende na lang tayo sa submersible pump na gagamitin natin at filter media na gagamitin natin. So, gaya ng mga dati kong video, sinasabi ko sa inyo na pag ako nag-trigger filter, laging may bioballs sa gitna. So, yan. Dito ko siya lagi nilalagay sa gitna. Okay? Tapos dito, dito sa taas, mechanical filtration, dito na yung mga bato-bato natin. Okay? So, ayun guys. Tapos na tayo. Maraming salamat sa mga nanood.
Kung gusto nyo at interested kayo dito sa bagong trigger filter na to, PM nyo lang ako sa Facebook, lagay natin dyan. Ayan. Meron din tayong kompletong filter media dito at submersible pump na pwedeng gamitin. Okay, so pag kailangan nyo, PM nyo lang ako. Okay, maraming maraming salamat sa mga nanood. Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, share, like ang mga video ko. Okay, maraming salamat ulit. Bye-bye. Bye-bye.